Bitch, I'm stylish. Glock talk, big t-shirt, Billy Eilish. Watch on my wrist, but I want that diamond. Niggas talk crazy when I pull up. Isang mabilisan tayong gastos reveal kay Hera. Unahin na natin. Tatad muna kay Chanong Bagsik. Plus plus lang naman to. Isimulan natin dito sa pipe natin na kay Oyu. 18 pipe. Galing pa yan ng parting norte kay Boss Mike Works. Michael Trajano, dun pa natin to nabili. K.O.U. na pipe. Tapos sama na rin natin si Hera. Guys, actually si Hera, second hand ko nabili. So probably mas mataas pa ang expenses natin kung brand new natin to nabili. Pero nabili natin si Hera, 74,000. Stapit kayo dito. Dito naman sa ating TRC na Alloy T-Pose. Nasa 6K, ranging from 5K, 6K, depende na lang. Pero 6K ang tuusin natin. Itong NUI na handlebar, mid-rise. Ang presyo nito ay nasa 1K, 1,200 something ganun. Pero 1K lang sulat natin, 1K. Braking system naman guys, ito itong preno natin sa harap. Tapos itong lever na to na Koken. Tapos ito naman ay Rossi na copy-copy lang din yan guys. Tapos kasama na rin to. Ito, ipakita mo to. Yung brake line na yan, yung brake hose na quick release. Tapos itong Brembo na turtle back. Ang presyo niyan ay nasa, at lahat ay nasa 7.5. Eh, 7.7. Kasama na yung kadena sa likod. 7.7. Buo naman ng shock natin. Itong, hindi pa to kasama guys. Ha? Hindi pa yan. Kasi extension niya buo dyan. Pag buo na itong shock natin, itong front shock natin. Ayan ay sama-sama ng, ayun, basta yon. Lahat-lahat ang gasos natin. Kasama na rin itong konting rayos na to. Itong rayos sa unahan. Umabot tayo dyan ng 3.1. Yung kay Kuya Aldrin. Yung kay Kuya Aldrin, umabot yun ng 3,100. Kasama na yung shock doon. Pagkano na dyan? 110,300 na guys. Pumunta tayo kay Boss Rowan. May mga binili tayo doon na pyesa. Katulad ng hub sa unahan. Itong hub sa unahan. Di, pakita mo. Ito ang resibo niya guys. Ang total niya ay, ayan. Ayan. 21,460. Ngayon, ito ang mga nilalaman niyan guys. CBT na shock. Okay. Itong CBT na shock. Kasama to guys. Ayan. CBT na shock yan. Diba? So, ang presyo niya ay 8,500. Guys, partida, hindi pa SRP yan. TRC na shifter, ayan guys. Drum brake yan. TRC na shifter ay 3,400 ang presyo. Front hub, DTD na Wave 125 na small hub. Ito, B. Small hub, 1,500. Diyan, natutos mo pa dyan. TRC na tensioner, nandito yon. Tensioner, ayan, manual tensioner. TRC yan guys. 760. Oil filter cover, ito yon, oil filter cover. 700 pesos. Guys, partida ha. Mga wholesale pa yan. Hindi pa yan mga SRP. CBT disc na 220mm. Ito itong disc. CBT yan. Napakaganda naman talaga. Tapos, TRC Wave 125 sprocket na 37 teeth. 2,100. Ito. TRC yan na bang wave. Kasi maganda yung maliit. Pwede rin pang raider. Pero mas malaki yun. Depende na sa inyo. TRC yan guys. So, tapos na tayo kay Boss Rowan. Pumunta tayo dyan kay Boss Rowan. Sa 21,400 something. Ito naman, sumunod naman kay Boss Empoy naman. Sa bandang Taytay, pinadala lang din niya sa atin yon. Magkano yun, B? 24,500. Ngayon, ang nilalaman naman nun ay mga bolts, mga, basta mga, ito, mga bolts na to, ayan, yan. Bolts sa tipos, mga ganyan, etc. Pero, ang pinakang notable na galing dun is ito. Ito, B, pakita mo ito. Yung head cover. Yan. Cylinder head cover, nasa 17,000 plus yan. Plus yan, 17,500 yata, ganun. Clutch release, ayan, kasama na rin yan doon. Clutch release, kasama na rin yan doon. Tsaka yung mga ilang tornilyo na pakonti-konti. Next, eto naman guys, matagal na rin to nasa atin. At yung iba dito, galing din kay Boss Rowan. Regalo sa atin ni Boss Rowan. Pero sama na natin sa tubos. Yung stand na alloy, pakita mo ba yung konti sa kabila, sa kabila. Alloy na stand na TRC ay 2,500 yan guys, 2,500. Itong hub natin sa likod, ito. Ayan, yung hub natin dyan sa likod, 2.5 din yan, 2.5. Pang wave yan, na drum brake. Sa bandang harap naman, ito, sa radiator natin na BRD. Depende na lang sa magpe-presyo sa inyo. Nang tuos natin dyan, guys, mas mababa yung tuos sa SRP or something like that. 4,700, yung radiator na yan. Punta tayo ngayon sa swing. Galing to kay Greggy na rin dati. Ang presyo nito ay nasa 3,900. Itong S-Strong na rim, Pentagon 3.5 ang SRP niya, 3.5. Handlebar 1.5 pala. Add na lang tayo ng, guys, yung handlebar para 1.5 pala siya, 1.5. Dagdag na lang natin mamaya 500 kasi 1K lang sa akin. EMD, ang ating pandiin ng gulong. Eat my dust yan, guys. Unang huli,
60-80 sa likod, tapos sa harap 45-90 naman, pwedeng-pwede pang drag. At pwedeng-pwede rin naman sa pang show, ang lakas makaporma niyan guys. So pa guys, dito sa may bandang head din, yung tornilyo niyan, yung dalawa. Ang bili ko dyan ay 700 pesos, may dalawang tornilyo yan dyan guys. Papakita ko sa inyo. Yan, yung nasa loob na yan, dalawa yan. Bali, apat kasi yan, pang radar carb. Pero dalawa lang kinuha natin. Nasa 700 something. Okay na. Oh, ito naman guys, dito naman tayo sa bangko na AKS. Depende na lang sa nagbebenta rin, pero presyohan na lang natin siya ng 1.5. Halimbawa, 1.5. More or less. And makikita natin syempre sa loob. Shout out, Outdoor Philippines. Pandiin ng battery. Kita nyo naman, napaka-aesthetic ng itsura guys. Pagbukas, ayun, malinis na malinis. Kita mo sa loob, malinis yan. Lahat ng detalye halos, ginawa na namin dyan. Lahat ng punas, ginawa na rin namin dyan. Presyo na ito, bigyan ko kayo ng range. Mga nasa 1, magkano ba ito? Mahal ito, di ba? 1.5 na lang, sama na rin natin yung mga battery niya. And guys, shout out din kasi lahat ng mga tornilyo niyan, halos lahat, puro ganyan na bolts. Yan yung mga detalye na ginawa natin. Maalala nyo, nagpunta tayo kay Boss Mark J. Ang mga binili natin doon, yung mga spacer, mga ehe, mga CNC bolts. Ayan, doon natin siya binili. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natutuos ni Boss kung magkanong atraso natin doon. Pero more or less, ayan, pakita rin natin yung mga nasa likod. Lahat yan guys, puro may tornilyo yan na ganun. Hanggang ilalim. Ayan, mga tornilyo niya. Puro CNC na yan guys. Kompleto na yan. Ngayon, more or less, mga nasa 3,000 lang tuusin natin. Plus 3,000 dyan. Sa tornilyo. Kuwali tayo sa clutch holder. Ito 700 dyan, plus mo na 700. Tapos ito water pump cover, nasa 27. Depende na lang sa magpe-presyo sa inyo guys. 27 o dyan, 27. Then ito pa guys, ayan yung mga tornilyo niya. Kung makikita nyo, ayan ay hand late guys. Hand late yan. Ayan yung mga tornilyo niya. Pasensya na kasi hindi ko pa napupunasan yung litsera. Pero hand late yan dyan sa side ng clutch at saka sa side ng magneto. Hand late yan guys, na pumapresyo ng nasa 3,300 dyan, 3,300. Halos lahat ng bolts natin dyan guys, naka CNC na. Ayan, ultimong drain plug, naka CNC na rin yan. Tapos ito na lang, wala din tayo na CNC. Pero ito, hand late yan, yung mga yan. Kay Boss Regert, galing pa kay Boss Regert. Ewan ko kung tama pagkakabanggit ko, pero galing pa yan ng parting norte. Ano pa ba? Magkano na yan, Chan? 188. Pumapalo na ng 188. Ito, kasama na rin to kanina pero dagdag ko na rin para makita nyo. Naka TRC tayo na extension ng shock. Ayan, ang presyo niyan ay mga nasa handa. Sinabi ko na kanina yon, kasama yon kay Boss Empoy. 3-3. Ito guys, medyo nalito kami. Pero ito, ariete na handle grips na bili lang natin sa tropa. Mga 150 pesos lang yan. OEM tayo na switch. Bar end, yung mga maliliit na tornilyo na unang binili natin, yung mga maliliit na tornilyo, mga nasa kulang 1,000 yon kasi akala ko kumpleto na pero hindi pa pala. Pero una ko siyang binili, kumbaga akala ko sakto na eh, pero hindi pa pala, probably nasa 1,000 yon. Tiyan, dagdag mo na yun, 1,000. Tapos ito guys, ito nasa ilalim, stopper rod, brake stopper rod guys, mga nasa siguro 500 pesos lang naman yun, 500 lang. Tapos ito, brake arm. So, mga nasa 2,527, depende na lang sa nagbebenta. Hindi ko natanda. Pasensya na guys kung meron akong nale-left na mga details. Hindi ko alam yung exact na presyo niya pero 2,500 lagi natin dyan, 2,500. Ayun guys, pasensya na kung medyo hindi sakto. Kumbaga 90% sakto naman yung mga tuos natin dyan. More or less, pero hindi tayo nag-a-assume na sobrang mahal ng presyo. Mababang estimate, ika nga. Okay, hindi naman siya kasama dapat sa tuos, pero kung gusto nyo mag-build ng ganito, kailangan nyo rin magpa-repaint. So, pina-repaint ko itong sa akin. Actually, nagandahan nga si Mr. Segunyal sa pintura ni Hera. All, nagandahan siya sa kulay ni Hera. Presyohan natin to ng mga nasa, mga magkano kaya dyan repaint. Mga 1.5 lang siguro, presyong kaibigan lang. Hindi ko ito binayaran kay JL ha guys. Bigay sa atin to ni JL, itong papintura dito. Pero tuusin na rin natin, mga nasa 1.5. Yung carbon. Tapos yung carbon pa, ito, bipakita mo. Kita nyo naman yan, napakaangas ng carbon natin dyan. At saka dito sa harap, JL carbon yan guys. So pagpalagay na natin, siguro mga nasa 1,000 lang, yung dalawa. Mga nasa 1.5, sige 1.5, para presyo ng kaibigan lang, 1.5. Pero bigay din sa atin to ni JL carbon. Decals, galing din kay si Nitro. Ayan, di na natin sasama yan. Decals lang naman yan guys. Mura lang magpa-decals. Decals, si Nitro gumawa niyan.
interior dito sa loob, kasi syempre kailangan nyo kung magbibuilding kayo, kailangan nyo ng interior sa loob. Mga nasa 150 ang isa. So 300 plus 300 dyan. Magkano na yan? 196. Parang ganda yung kahapon, no? 196, 126 na, guys. Ano pa? By the way, guys, di na natin sinama dyan yung mga labor ng pagpapaalay ng rayos, mga ganyan, tsaka yung other labors, di na natin sinama. So yun, guys, natuusan natin. Chan, magkano? Patingin nga. Oh, shoutout ulit kay pareng Chanong Bagsik. Nandun yung motor niya, tatambay dapat kami, kaso inabot na kami ng gabing-gabi. 196, 126 ang nagastos. Baka may mga nakaligtaan pa ako, pero mga maliliit na lang din naman yun. Ating kulang na ikakabit, guys. B, kulang pa tayo ng block. Kulang pa tayo ng... Kulang pa tayo ng ECU, kulang pa tayo ng switches. Stock lang yung switch natin, guys, pero kung makikita nyo, napakalinis naman ang itsura niya. Kaya nagustuhan ko yung OEM na throttle body, kulang pa rin. Ano ba yan? Tingin nyo, guys, magkano pa yung mga kulang namin dito. Pero so far, ang nabibili na natin ay nasa 196, 126. Yung iba dyan, guys, kumbaga parang regalo pa sa atin yung iba. Pero tinuos na rin natin para alam nyo. Kung brand new ang kinuha niyong motor, malamang lalampas pa ng 200 yan. Kasi 74 ang brand new kasi ng Raider ngayon. Mga nasa 16 yata o 120, mga ganun ko lang. More or less, ganun. 196, konti na lang, magto 200 na. I-minus natin yung ano, yung motor, minus natin. 196, 126, minus 74,000. Piyesa pa lang, guys, piyesa pa lang. 122, 126. Guys, yung build natin, hindi ko masasabing budget meal, ha, pero kung tutuusin mo sa mga pro, expert, o sa mga real na, yung mga tunay na builders talaga, malayo pa yung presyo natin doon. Pero sa ganito, masaya na tayo sa build ni Hera. Masaya naman tayo kasi na-execute natin ng maayos. Stabilizer, kulang pa palabi. Kulang pa tayo nun. Nakita nyo na ang gastos reveal. Doon sa mga nag-comment, pipili ako sa inyo ng bigyan natin ng riding jersey kung sino yung pinakamalapit. Doon sa pinost natin na gastos reveal, kung sino yung pinakamalapit, pipili ako doon at ipopost ko yan. Gas tank pala, kulang pa tayo sa gas tank. Tapos yung reservoir, kulang pa tayo. Chassis repaint, kulang pa pala tayo. Boss Nico, papatira ko na to sa'yo. Kami pa tayong papaltaan, so abang-abang lang susunod na upgrade natin. So far ang gastos natin, almost 200 na. Doon naman akong lalampas pa doon, pero yun, makati-kati na din. Shoutout muna sa, syempre, sa manager. Nangangayayat na ako sa kakakita. Ayan, guys, ayaw na niya magpakita. Pero, ano, tuloy pa ba natin itong kalokohan na to? Kutop ko, baka pagka non-promo, sabay pro na. And shoutout sa mga tropa natin. Antayin niyo yung mga susunod nating dadagdag kay Hera. Stay tuned, guys, and marami pa tayong pupuntahan ng mga shows. Marami pa tayong i-upgrade kay Hera. Kulang pa rin tayo ng pero, ECU. Pero dami na nag-i-invite sa'yo ngayon. Oh, pasensya na, guys. Pero hindi namin mapupuntahan lahat kasi hindi pa nga tapos si Hera. Susunod na lapag niya. Oh. Halos kompleto na ganun. Gusto namin kompleto na talaga susunod na lapag. Shoutout ulit kay paring Ichan. Yan, siya yung nagtuos niyan. Actually, kahapon tinuos na namin to. Pero inabot kami ng gabi. Buti na lang ngayon natapos natin. Yun lang, guys. Maraming salamat. Solid support. Mga solid kapwa. Kasi muli. Bye. Guys, dagdag ko lang, lahat dito sa atin functional, buhay natin. Park light, meron yan sa harap, tsaka sa likod, meron yan, no? Meron, kita nyo naman. Low beam, high beam, yan. Tapos signal light, kaliwa. Kanan, busina, meron din. Meron din tayong brake light sa unahan. Kita nyo naman, di ba? Tayo, guys. Itong brake light switch sa likod. Gagawin pa natin ang paraan yan. Magaganda lahat din ng play natin, guys. Ayan, matigas yan. Hindi yan malambot. Preno natin sa una, gumagana rin. Tapos naka-quick release din tayo, gumagana rin yan. Halos lahat sa atin, guys. 95% functional. Ang wala lang talaga sa atin, ito. Ano nyo yung play? Sige, Chan. Yugi mo. Angat mo pa, Chan. Ayan. Hindi natukod yan, guys. Walang tumutukod yan, kahit isa. Kahit dito sa likod, hindi rin natukod yan. Talapudo. Sige, Chan. Hindi dito sa ano. Ayan, hindi rin niya nasayad yan. Nothing to worry about. Tapos hindi rin nagalaw yung mga preno natin. Get yan, preno mo. Ayan, hindi nagalaw yan. Good fit yan, guys. Tapos yung sa likod, yung play ng likod, dyan. Sige yan. Papakita ko na lang sa inyo yung tindig, guys. Tapos ayan yung tapaludo rin natin, guys. Nakagitna rin yan. Ayan, nakagitna yung tapaludo. Ayan, guys. Nakagitna rin yan. Nakagitna rin yung gulong natin dyan. Goods na goods ang mga spacer niyan. Pinahirapan din kami niyan.